Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang problema sa kampo ni Casimero, sunod-sunod na. At ang laban ni Shakur Stevenson, kanselado. Pag-usapan natin yan mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Matapos nga po mga ka-Flash, i-anunsyo na ang susunod na laban ni Shakur Stevenson sa lightweight division sa November 16 kontra kay Frank Martin para sa bakanting WBC lightweight na titulo ay hindi na nga po ito matutuloy. Ito'y nang matanggap ang kontrata na ipinadala ng Top Rank dito sa kampo ni Martin, na ayon dito sa kampo ni Martin ay hindi na nga raw sila interesado sa laban kontra dito kay Shakur Stevenson, na nagpapakita lang din ito mga ka-Flash na talagang natatakot dito si Frank Martin. So dahil nga po dyan mga ka-Flash, sa pag-atras ni Martin sa laban ay next in line nga daw dito ay si Edwin De La Cruz para sa bakanting WBC lightweight na titulo. Habang sa kabilang balita nga po mga ka-Flash, matapos pumotok ang balita na tuluyan nang namaalam sa kampo ni Casimero ang katman nito at advisor na si Stephen Lonas, na sa mga sumunod na araw ay lumabas ang usapan ni Stephen Lonas at Jose De La Cruz na umaalis na ito sa team Casimero at wala nang balak pang magtrabaho kahit sa mga susunod pang laban ni Casimero sa hinaharap ay mukhang isusunod nga po dito mga ka-Flash na matatanggal o iiwan na ng team Casimero ay ang kanyang promoter na si Masayoke Eto ng Treasure Boxing Promotion sakaling hindi nito mabigay ang gustong laban na hinihingi ni Casimero. Alam naman natin mga ka-Flash kung bakit pumirma itong si Casimero sa Treasure Boxing Promotion. Ito ay sa kadahilan ng gusto nitong makalaban ng The Monster ng Japan na si Unified WBC at WBO Super Bantamweight Champion na Oya The Monster Inoue. Sa ngayon ay may nakatakda nga pong laban si Casimero kontra naman sa pambato ng Japan na si former IBF Super Bantamweight Champion Yukinori Ogoni na gaganapin sa October 12. Dito nga sa laban nito kay Ogoni mga ka-Flash, isusunod nga daw nila itong si Luis Pantera Neri sa buwan ng Disyembre. Subalit mukhang malabo na naman itong matuloy mga ka-Flash sa kadahilan ng tuluyan na rin umatras si Neri at naghahanap na ito ng ibang makakalaban. Ganun pa man mga ka-Flash, sa kabila ng mga problema na yan ay sinabi mismo ni Casimero na nakafocus pa din ito sa kanyang paparating na laban. Dagdag pa ni Casimero na hindi nga raw siya dito nagtataka dahil sa tuwing may laban nga daw ito ay talagang meron itong kinakaharap na isyo o problema na maraming nag-iingay upang magiba lamang ang angas ng Pinas. Pero ayon kay Casimero ay hindi nga raw siya magigiba, na focus lang ito sa laban na pupugutan pa nga niya ito ng ulo. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing. Ito laging bago, balitang boxing, laban na kasado, di papahuli pagdating sa bakbakan. Mga pambato na patuloy ang laban, sasaliksikin ang bawat babalita. Talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.